will give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa isa na namang treasure marker analysis. At sa pagkakataon na ito ay super legit 100% Yamashita treasure marker ito. Textbook marker at siguradong meron nakabaon dito. Kaya bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. Okay, shout out tayo kay Victoria Garden Philippines, kay Glenn Mario, Elvis Gumadlas, Romualdo Acevedo, user WP5. Shout out din kay Jonathan Villa, kay Intensity, kay Jero Mendoza, kay Amiro Chicaba, kay Val Habana, Josilito Kahadi, Uncle Makasi Vlog, Raging Diaries, Alexander Hubay, kay Christian Lusada, Zaldi BK. And lastly, shout out tayo kina user JT9, kay Jujima Irinyo, Dani Flores, user BR3, at kay Jun Tox, at sa mga hindi nabanggit mga pangalan, shout out sa lahat tayo na ngayon magpatuloy. At narito ang video na padala sa atin ni Katiyat, super legit na mga markers ito. Talagang Yamashita treasures ang mga signs na ito, at ang pagkaukit niyan, 100% nagawa ng tao. Okay, yan ang pagkilatis ng mga totoong marka. Hindi kamukhang marka, kundi talagang marka, mga katiyats. So, atin ito ngayon, umpisahan pag-analyze ang mga nakikita nilang mga legit markers sa kanilang site. Okay mga katiyats, umpisahan na natin to. Ito yung apat na letter C. Okay, pwedeng merong apat na item sa unahan nito. Okay, atin babalikan ito mamaya. At ang maganda dito, ito yung talagang man-made. At narito sa treasure code books ko ang marka na ito, kaya super legit. Okay, meron pang maliit na arrow, atin yan balikan mamaya. Tingnan mo natin ang iba pa. Ito rin, nako, separated treasures east and west, make that east and south. Super legit na marka nga ito, kaya sana ay suertein kayo dyan mga katiyats. Ito naman yung pinaka big rock dyan. Siguro ito yung pinaka fulcrum niya. Okay, ito yung pinaka sentro. Ibig sabihin kung fulcrum ay meron yan sa unahan. Parang siso kasi ito. Ang siso, sa gitna niyan ang fulcrum. Kaya ang mga bato na tinatawag na fulcrum, yan ang pinaka gitna at pwede sa north and south ay nagsiso. Pwedeng magsiso siya. Pwedeng may north and south. Sa gitna yan ang fulcrum. Kaya ito yung kalagitnaan. Kaya unahan yan doon at dito at doon din sa west and east. Ang mga yan ay may mga laman. Okay, kaya ito lang yung pinakagitna niya. Pero sometimes ang gitna, ang fulcrum ay nilagyan din yan ng giveaway. Okay, atin yan balikan mamaya. Unahin muna natin itong ito, kasi ito yung nasa video. Okay, ito yung pinakasikreto dito, itong arrow na maliit. Yan. Maliit lang yan na arrow, siguro nasa 4 inches yan. Kaya niliitan nila yan para hindi ganong malata. Ngayon, yan ang susi ng direksyon. Pupunta yan doon. Pero ang pangalawa niyan ay pwedeng binaliktad nila. Ang pangalawang direksyon, ang choice natin na pangalawa ay papuntang likod. Okay, pero unahin natin kung saan talaga nakapoint ang arrow. Ngayon, ano nga ba ang kahulugan ng mga litrang C na yan? Okay, apat na litrang C. Yan. So kung ganito ay hindi dito sa bato na ito, ang apat na C na yan
nagrepresenta ng medyo maliliit na bato sa unahan na hindi kayang buhatin ng apat na tao na size ng mga bato. Okay, kaya dito tayo kukuha ng distansya ito na arrow. Okay, yan na arrow. Kung 4 inches yan ay 4 meters or 5, hindi tayo sure dyan, papunta tayo doon. At hanapin natin itong bawat letter seed yan ay isang bato yan. So ayon sa kanyang stone map, itong layout niya, merong apat na bato na magkaharap. Okay, magkaharap yan. Ayan. So halimbawa sa unahan, makakita tayo ng bato na apat na ganyan at magkaharap. Okay, ngayon hindi niya nilagyan ng dot. Walang mga dot yan. Ibig sabihin ay pwedeng apat or pwedeng isa lamang ang ibinaon. Ngayon, kung isa lang ang binaon dyan, dito yan sa gitna ng apat, dito na portion yan. Kaya ang unang gawin ay hanapin nyo ang apat na bato na kwadrado ang formation. Ganito, itong sa drawing ko. Okay, at ang unang hukay nyan ay ang gitna. Ito. Okay, ito na direksyon. Pag may makikita kayong apat na square ang formation nila, ang pinagagitna ang hukay. Okay? Yan, ito. Ngayon, kung wala sa gitna, pwedeng bawat bato nito ay may laman. Okay? Pwedeng may laman na nag-giveaway ang bawat bato na magkita nyo sa unahan na apat. May kalakihan sila na mga bato ito, pero hindi ito mabubuhat ng mga tao. Okay, so yan ang pangalawa. Ang una ay nasa gitna talaga yan. Kasi wala siyang dot, so ibig sabihin, ang apat na bato ay marker lamang at nasa gitna ito, ang item. Pero kapag nag-tisdig kayo dito, kung natagpuan yung apat na bato na wala, pangalawang choice ay hukayin yung bawat baba or under ng bato. Okay, kasi yan ang sabi sa layout, mayroong apat na bato. Pero hindi niya sinabi na mayroong treasure sa bawat apat na bato. Pero sa ating decoding, ito yung kanyang kahulugan. Nasa gitna ng apat na bato or kung wala ay nasa ibaba ng apat na bato. At pwedeng ang apat na bato ay lahat ay may laman yan. Kaya congratulations. Okay, kung wala dito, wala kayong magitang apat na bato sa direksyon na ito, balik ka rin nyo dito sa kabila. At kapag merong apat dito na bato, okay, lundag na kayo sa tuwa dahil talagang totoo yan kasi narito sa layout niya. Okay, congrats. Ito naman, sabi ng square, merong treasure in the box in two separate directions. Ito yung maganda, ang isa medyo malapit, ang isa ay malayo. Ito yung malayo, ito na arrow. Ito medyo malapit, ang south, ang east, ang malayo. Ngayon kung may ano kayo, meron kayong compass, dalhin nyo at itapat nyo sa gitna ng bato. At kapag itong dito ay norte, well, jackpot na yan kasi ang east, itong pinupuntirian niya ay talagang may laman yan. 80% of treasures ay nasa east palagi, lalo na ang mga giveaway. Kaya kung may compass kayo at ito yung tinuturo na north at ito ay yung east, ay super legit talaga ang paggawa ng marker na ito. Nakita nyo yung kanto ng apat ng square, apat ang kanyang kanto, lahat ng yan ay nagtuturo yan ng direksyon. So ito dito, west, south. Pero ang may laman ayon sa arrow ay south and east. Ngayon
estimate the distance, ay ganun pa rin ang ating gawin. Kunin natin ang haba nito in inches, o sabihin natin 9 inches yan or 7. So puntahan natin ang east 9 or 7 meters papunta dito, at i-straight nyo lang, lagyan nyo yan ng nylon, ng guide, ng tinatawag natin na linsa. Okay, ngayon napansin nyo ang arrow papuntang south ay maiksi. So ito'y less than 9 or 7. So nasa 5 lang ito or 4 meters ang south. Kaya tingnan nyo ang south kung anong meron. Pag mayroong bato na square, malapad sa baba niyan. Ganun din dito sa east. Kapag mayroong sa unahan bato na malapad, pagkakaibang itsura sa baba niya ang hukay. Okay? So, katulad nito, may bato dyan, hukayin nyo na ang baba. Kasi yan ay ang tinuturo itong dalawang araw. Two separated treasures ang nariyan. Kaya siguro ito'y general treasure site. Kasi yung sa letter C, meron na doon, meron din dito. Kapag general treasure site, merong tatlong giveaway, isang malaking deposito. Kaya all in all, apat ang nakabaon sa mga general treasure site. Okay, so napakagandang marker ito. Ito example din ng fulcrum, kasi gitna siya pero hindi in opposite direction ang pagbaon nila, naka-L. Ito, nakita niyo mga katiyats, naka-L siya. Oh. Ayan, papunta dyan at papunta dito. So, nagaganyan ang arrow niya, L. Mahaba itong dito sa east. Malayo. So, ayan, kung tingnan niyo, yan ay orasan. Yan ay relo. At ang relo, nagtuturo yan ng item. Okay, last. Ito, big boulder, gigantic marker. Sabi ko kanina, pwedeng may ibinaon dito na giveaway. Ngayon, tingnan natin itong mga dots niya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tingnan natin ito saan ang mga direksyon nito. Ito, apat din. Dito, apat, lima. Pero may mahaba dito na guhit. At itong portion dito ay canopy. Parang ganito sa kabila o canopy. Pag canopy, ang baba niyan ay pwedeng meron. Itong dito. Kaya itong dito, ayan, ito ay canopy. So, pwedeng meron dito. Try nyo dito mga katiyats pag test dig. Yan. Yan ang tinuturo ng linya. Okay, pero sa unahan nito ay meron yan. Kasi fulcrum ito, sa unahan nito, sabi ko kanina, i-cross natin yan. Using your compass, ma-identify nyo ang mga direksyon. So kung ito ay norte, east, south, dito south meron, sa west meron, meron din sa east. At ang gitna ay meron din. Kapag general treasure site. So itong malaking bato na ito ay pwedeng meron sa baba niya. Ang visible sign dito ay itong guhit. Ito, pero baka sa kabila ay meron din sa kabila. Kaya pwedeng dito lang yan sa mga palibot ang giveaway. Pero pukpukin nyo rin ang mga gilid. Gamit ng maso, pukpukin nyo, baka merong nakapats lang dyan na butas. May butas na nakapats sa simento. Ngayon, yung apat na C, kung dito yan nakalagay, sa ibabaw ng bato na yan, kasi malapad yon. So, kung nasa ibabaw ng bato yung apat na C, so, tama kayo na i-cross nyo yan using compass at ma-identify nyo sa unahan. Ang arrow doon ay maiksi, so, pwedeng apat na metro, limang metros ang layo. Okay, pero
4 to 15 meters ang search area. So ikutin nyo ito, 4 to 15 meters. Meron pa yan, pero itong mga bato dito, kaduraduda na yan, baka yan ang tinuturo ng mga C. Baka merong apat dyan na kwadrado ang pagka-arrange. Yun na yun. Ang kalagitnaan ng apat na bato siguradong meron. Yun yung narito. Ayan sa letra C. Okay, so hanggang dito lang mga katiyats. Ako magpaalam na good luck sa lahat. At sana ay gabay kayo ng ating Panginoon sa paghanap ng mga nakabaon dyan. Ako'y magpaalam na till my next video, paalam!